Hello everyone, my name is Elsa Cabornay and I have two daughters, Tanya and Rachel, and her age is 18 and 24. My youngest daughter is half, my daughter na siya guys, is meron na siyang ka-living partner, and my eldest daughter is working in a dipit, there is a mall sa Parker Cebu. So they are both nag-separate na sila, kaya yung isa nandoon na sa iyang partner, yung isa na ma-stay sa akin. So, before I start my video, please subscribe my channel and like and comment and hit the notification bell din sa gilid para updated kayo sa aking mga video kung kayo ay interesado sa ginoo. Ala, gipili na ko ni mga content guys. Alam ko na wala kay ganahan o ganang content na Panginoo. Wala kay ganahan o mga content na mga para nila guys. Kung wala silang kasing-kasing ang Ginoo is boring. Pero para na ko guys na I'm not like before na niagi po ko ang kinabuhi ah, pero dili ko maka-blame sa ila. Alam ko nga kini nga content is minaw, boring, dili kay siya daghan og kanang viewers, but gusto na kong ang God kasi nag-reveal sa akong kasing-kasing na mauni akong himuon na content, kasi yung content ko nga dunya buding dati na monetize na ako doon, pero okay lang sa akin na remove siya, wala na yun. So okay lang sa akin kasi kung may nawala is may kapalit. So welcome back to my channel, Cubs Inner Peace Bisaya. Taga Cebu kasi ako guys, so kung magtagalog ko is Pilipit siya, so sana maintindihan niyo ang aking mga salita, kasi hindi naman talaga ako pastor, hindi naman talaga ako unsa diha. I'm here na gusto lang ko mag-share sa akong life na nagian ako. Walay Ginoo hantud nga nanay Ginoo akong kinabuhi. Gusto na ko i-share sa inyo the goodness of God in my life, the encounter, the goodness of God. One time guys, nag-work ko sa Boracay for 15 years, almost 15 years. Nangita ko kwarta dito guys, para sa kunwa kang maana, kasi yung isa nag-aaral. Mula sa maliit, ako nag-gasto hanto pa elementary, hanto nag-high school, hanto nag-college. Ako ginagasto kasi ako man ang breadwinner, kasi namatay naman yung papa ko. So ako na lang inaasahan sa dalawa kong mga anak. Of course, I am a single mom, so pilit ko talaga na buhayin ko ang dalawa kong mga anak. So huwag nyo na lang alamin ang anong ang trabaho ko doon sa first na pumunta ako sa Boracay, kasi hindi naman talaga ako pagpunta doon na meron na talaga ako agad na business. Siyempre nagatingin-tingin, pero yung target ko talaga is naghahanap ako ng ano, partner in life, lifetime partner. Naghahanap talaga ako guys. So naisipan ko na, of course naman kung naghahanap ka, hindi ko naman alam dati na may Ginoo. Alam kong may God, pero hindi ko alam kung paano i-access. Alam kong may Panginoon, pero hindi ko alam yung mag-church. Hindi ko alam yung magpunta sa simbahan. Hindi ko alam yung makinig ng pagkanta ng Panginoon. Hindi ko alam yan. Talagang empty talaga ako. Basiyo. Wala talagang laman. Zero. Zero is spiritual. So, doon po guys, ito, magbibuyot sa mga amiga, mangita o friends, mangita o kamingol, basta, nagpuyo ako sa mga, nagpuyo ko sa sala, na, naputos ko sa sala. Ano nga time, doon kayo pa kayo na ko na-encounter ang Ginoo. Nagpakasala pa ko, nagpakasala pa ko, punta bar, ato disco, karaoke, asa na lang ito, kuyog-kuyog sa mga payot, kuyog-kuyog sa mga amiga, enjoy life, but iba talaga yung may Ginoo ta, enjoy life, but sa inside, hindi happy. No, it's empty. Ang kalipay is just mukatawa, iba yan, yung mukalakha ka, yung mukatawa ka, iba yan. Iba yung nikatawa ka, nalipay ka sa ibabaw, pero sa deep inside, empty. Pero sige, day by day, year by year, months by months, year by year, nag-spend ako ng time sa Boracay,
almost 15 years and then nakakita kong boyfriend and then maghiwalay, nakakita kong boyfriend and then maghiwalay, uli ko sa mga and then bumalik naman sa Boracay kasi most of the time my relationship with foreigner dili siya mag-work kasi hindi naman din ako marunong mag-handle ng relationship. Hindi ako marunong mag-handle ng serious relationship that time. Because maybe I'm not young, but in my mind is salibagyaw. In my mind is parang taphaw. Wa ba masun sa kumuna-muna ang seryoso. So, basta lang kay gipadadaan ko sa ako ang boyfriend ng foreigner, nasalbar ang ako ang pagkahon, kurinti tubig sa akong pagbuhi, sa akong mga anak, sa akong pamilya, sa pagpa-eskwela, sa akong mga anak. Basta lang. Pero wako na una-una nga ma-rest ko sa akong trabaho. Wako na una-una nga maluwas ko, maluwas ang akong kalag, especially. Wala ko na una-una anak. Sige lang to party, lingaw-lingaw, boyfriend doon, boyfriend dire, boyfriend Pilipino, boyfriend pareneer. Akong gisabay-sabay. So, hindi ko alam guys na hindi talaga siya mag-work. Iba talaga guys na pag meron kang Panginoon sa imuang puso, oh my God guys, magstay talaga ang boyfriend mo guys. Lalo na pag i-pray mo sila. Muto guys, sana maintindihan niyo ang akong story. Dito sa Boracay, meron din time na binigyan ako ng business sa kapatid ko dahil ayaw niya yung maglakwatsa, lakwatsa, lakwatsa, no, lakwatsa, yung parang walang ginagawa. Itagaan ko niya yung almost 400,000 na stocks. Ihatag niya na ako, guys. Pero ako muna-una, iya itong pabayaran. Pero until now, guys, huwag niya pabayarin. Mauto yung gitawag ko pa, eskwila nga, mahuman ang akong anak na eldest, si Tanya. Mahuman, nag-eskwila sa siyudad sa San Carlos University. Oy, dako ka na siyang tabang ako isoon sa Virginia. Alam sabi, naa siya yung business na sapatusan, naa siya sa, nasa check na shop sa Shopee. Kim Shoes. Isoon ko na guys, mauna yung dako kay tabang na kuskong kinabuhi. Mauna yung katimbang na kuskong kinabuhi. And almost na nagkinanglan ko emergency, whatever this and that, dako kay naging katabang ako isoon sa Virginia. Alam sabi, tag-iya sa Kim Shoes. Siya dato kay siya guys, pero ako normal lang. Magkakaon ang pamaho, panigunto, panihapon, makapalit sa atong gustong pagkaon, makabayad kurente, tubig, makabayad sa wifi. Yun lang, happy na ako. Ningo na Ginoo, content what you have. So nag-business ako guys ng bag, nag-abang ako, nag-rent ako kanang space, kanang pwesto, nag-abang ko mga 10,000 manyata, nakalimutan ko kasi matagal na yun. Is gusto lang ako i-share ang ako mga kaagid yan kanina before. Wala Ginoo akong ginabuhi. Hantod nga na na Ginoo. Kung magtinda, nagtinda ko guys, so ka ng mga batting shoot, bag, mga pang-foreigner nga ka ng basta-basta nga tinda nga pang-foreigner, target na ko pang-foreigner yun. Mga bikini, mga bag nga para sa beach, basta daghan ka siya. Mga bag para sa local, basta sago lang akong paninda guys. One, nagsabay ko sa paninda guys, nangita sa kong mga foreigner guys nga, para makakita kong asawa mo nun ba? Kasi gusto ko talaga guys na ma-settle na ako. But kung wala pala'y Ginoo sa mong kinabuhi, wala pala'y guidance sa iyong kinabuhi. Walay guidance sa iyong una, walay guidance sa iyong kasing-kasing, walay pag-ampo, walay basag Bible, walay church, wala gitanan, empty, wak gitanan. So kanang time guys is niabot sa akong kinabuhi anang a time within sud sa 15 years ni so naabot sa akong kinabuhi guys na ma-depress ko, anxiety ko, di ko makatulog, balisa, di ko makatulog, dagsa kasimana, problema kay akong kasing-kasing, gisakit di ko maayo, kay kapait sa akong kinabuhi guys, di ko matulog, muadto ko doktor, magpa-doktor ko, paano makatulog, balisa ko, niaingnan lang ko sa doktor na tanaw og TB nga makaduka,
kaligo daan o nakamatog, inom og fresh milk, but dili gyud mag-work. Every time guys, mudangan jud ko doktor kay dili gyud ko makatug. Mao ginay i-attack sa kuha sa demonyo nga kanang dili ko makatug. That is just gitawag ko kanang anxiety, di ka katugon palisa. Basta gihasol og mayang imong tanlag. Mao gina akong kinabuhi to sa barangay guys. During that time wala gina ginuo akong kinabuhi. Hasulon ko, ma-hospital ko guys, mapapuntis ko guys, ang baby naadiri sa Picas tubo, madaga na sa Manila. Ang akong kwarta guys, para ragit sa hospital. Wagi ko nakapundar o malay, wag ko nakapundar o this and that. Wala, mostly sa akong kwarta na doon, pamayan ragit sa hospital. Kay, wala ginoy mo kinabuhi, ang sakit mapuli-puli lang. Wapagay na nahapit na maayo akong sakit, ano siya nipuli. To na siya sakit ng lain, to na siya sakit ng lain. Walay kapakwayan. Kay lahi magud guys, ang naay Ginoo nga atong kinabuhi is kanang kung naay Ginoo atong kinabuhi, panalipna ng atong paglakaw, panalipna ng atong pagkatulog, panalipna ng atong panginabuhi. Tanan guys, is ang compare nga way Ginoo ug naay Ginoo akong kinabuhi kani ato. Karon nga naay Ginoo akong kinabuhi, malinaw ng akong pagkatulog, romon pa ko sa talamis kong katulog. Sa una, muanto pa ko kanang doktor para ko ma ato paimnon ko kanang gimmick is tanang para most of the time pero may gumamalag ko doktor paimnon ko sleeping tablet kay dili ko makatog pero karon nga nanay Ginoo akong kinabuhi lami na kaya akong pagkatog malinaw ng ayo katong sa una guys nung wala pa Ginoo akong kinabuhi permi kong hadlo permi kong mabalaka permi ko masuko, permi ko maglagot sa puton ko, way wag yun kalinaw akong kinabuhi. Karon nga nanay, Ginoo akong kinabuhi. Well, we are not perfect. Ang Ginoo ra perfect to be a Christian pata. Nagyapon tay kalagot, mga saba gyapon tas tong anak, sa puton ba, sa puton gyapon ta. Pero that is just temporary. Kung nanay tay Ginoo, kung walay Ginoo, magpadayon gusto sa kinabuhi nga. Basta lahing kaya atong kinabuhi guys nga walay Ginoo, way basa Bible, way simba, way pag-ampo, walay sacrifice. But adto nga tay manggihatagon ko kana wala pa ko na Christian until na Christian ko. Usa ra gyud nagpabilin ako kana ang akong pagkamanggihatagon. Generous kana ba pagka generosity o ginanaagid sa akong kasing-kasing. Mao na nga kaluhian gyapon ko sa Ginoo bisag masakit ko. Nasakit kong TV guys, naayo lang gyapon ko. Nasakit ko sa baga, naayo ko. Nasakit kong kasing-kasing, naayo lang gyapon ko. Nasakit kong Twitter, naayo lang gyapon ko. Namabdus ko kay nagka-boyfriend man ko adto, namabdus ko guys. Nisud ang bata din sa Picas tubo ni adto na sa Manila. Ang akong kwarta guys giut-ut sa ospital. Wagit siya napundar o mayo nga butang wala. So mao to guys kanang ang akong experience nga anay Ginoo akong kinabuhi, maninaw na ko nakatulog, wala nay kabalaka, wala nay taguol, wala na. Bisag na apo kong mga bayranan guys, lunsay kaya kung nauna akong kasing-kasing. Karon nga nanay Ginoo akong kinabuhi. Compare before nga na, why Ginoo akong kinabuhi. Hassle kaya kung nauna. Kung na ako yung mga bayranan, mabalaka kay ko guys, dili na ko maka, wala. Kung kita day guys, kana mga kabalaka, iampo rin na nato. Kana mga worries, kana mga problema, maunay maghatag distraction, distract sa atong unang-unang sa itong kasing-kasing na dili na tama kapag connect sa Ginoo dahil sa itong problema. Kaya ang problema, mauna na'y makapagtigbabaw sa itong unang-unang sa itong kasing-kasing. Mauna na'y kung asa dapit atong weakness, mausa na'y itira sa hayawa, mauna itira sa demonyo. Kaya aron, dili gud gusto ang Ginoo nga makakonekta sa ito ang Ginoo. Kaya God is good, God is so for good, God is everything, God is a God is my supplier, God is my provider, God is my source of blessing, God is my strength, God is my protection, God is my knowledge, God is my wisdom. Mauna akong experience kayo. Guys, na, why Ginoo kung na Ginoo akong kinabuhi? Sa una guys, dili ko mo baro katubangan kaya wag kuy usog, wag kuy arang ang baro katubangan. Karon guys, na ako sa simbahan naman dyan ay ka na testimony, isa-isa niyo mo sa iyo encounter the goodness of God na nangaw.
Jesus gel kuanti ko guys kanang eager kay ko mo paro kay bawo jud ko guys nga spirit itud jud ko magto nga igusto jud niya nga kanang ako gi share the goodness of God para katong mga tawo nga wala pa madasig makapadasig ko subang may suod nga luag pa ang mga pagtuo simang pa una-una ngadto sa Ginoo mo na nga reason nga eager jud kay ko mo testimony aron katong mga tawo nga mga luag pa ko ngadto sa Ginoo kuan pa sila sa Ginoo dili pa hugot dili pa sila sulid makapaambit ko sa kaayo sa Ginoo kay masakit ko dili na ko masakit ako mga akong pamilya dili na ko manawag o pastor ako na lang mo pray kay kaybaw man ko nga na kaybaw man ko nga once nga Christian ka mo release once nga Christian ka nya na kay believe na kay faith nga to sa Ginoo mo release na na siya og kanang healing power ihatag na nimo. Ako rin mo ampos akong inahan, ako rin mo ampos akong mga anak, ako rin mo ampos akong kagalingon, kung masakit akong mga eksoon sa pamilya na ko sa Maynila, true tawag, true telepono ra, mag-ampo ko, maayong good guys, mag-apply tarbaho akong mga akong anak, madawat, mag-apply good, mag-inumbra pa ang kuan guys, mag-inumbra pa ilang trabaho, sila siya nalang pili akong anak. Mao na ang grasya sa Ginoo guys. Mahurot karon na nasad, mahurot karon na nasad, walay kahurutan. Labi na gyud nga mag-ampo ta nga mingon ta nga Ginoo, God, Father God in heaven, Father God in heaven, you are my blesser, you are my source of blessing, you are my provider, you are my supplier. Ganyan ako mag-ampo guys. Pirmiro magpasalamat ka nya dayon. Mangayo kag pasaylo na birthday. Ngayo ka kung sa imong desires, mong singkasing, o sa imong unahon. Kung kayo ay na-bless ako ang testimony sa akong story, please subscribe, like, and comment, and hit the notification bell para updated kayo sa akong story, the encounter, the goodness of God. Tuod yun mo nga na yung Ginoo, kaya nga nung naisapa, naidagat, nga nung nayuta, nga nung naa guys, kay bulungan kayo guys, mo na nga mingon dito, naagyo di ay Ginoo. So praise the Lord and have a blessed Sunday. This is Elsa Cabornay. Have a good day. See you in my next vlog. Don't forget to subscribe.